para sa atin na naman panibagong video na ipapa kita ko sa inyo at papaliwanag po sa inyo sa aking content po ngayon. Kung di po kayo nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo sa aking channel at i-like na or comment and follow na po kung nanigising po ninyo about na naman sa public information. Araw-araw na naman tayong nasa kalye, kung lagi tayong karaniwang bumabiyahe lagi sa kalye, kailangan din natin na naintindihan ito at nalalaman ito. Yung mga street crimes and mga white collar crimes na tinatawag, dito muna tayo sa street crimes. Syempre lagi tayong nasa kalye, yung kailangan natin ng safety in public, kasi kailangan natin yung safety ng karamihan ng mga mamamayan. Nandito nakasalala yung social stability, yung tatag ng ating kinabubuhay, yung wala tayong takot, yung wala tayong pagdaramdam na may mangyayari sa atin sa kalye, or yung mga hindi inaasahang pangyayari, dahil nagiging aware din tayo. Ito yung mga kakaroon ng mga criminal offenses in public places na nagdudulot sa atin ng mga ng takot, mistrust resulting to poverty, dahil nawawalan tayo ng ari-arian o kaminsang buhay dahil sa mga krimina ito. Nagkakaroon ito ng effect sa ating physical, emotional and financial. At syempre ang mga karaniwang nagiging target ng mga street crimes, yung mga defenseless target, ito ang karaniwan nilang nagiging tina-target nila. So sa atin kailangan, kung estudyante tayo or mga babae o tayo, hindi mahina tayo sa mga gantong kaalaman, dapat malaman natin. Most common street crimes, ito yung mga ang tinatawag na yung robbery, alam natin robbery, yung hold up, yung pagkuha sa ating mga ari-arian ng may pwersa. Pangalawa yung theft, ito yung pagnanakaw, yung mga nasasalisihan tayo dyan. Kung mga nasa public places tayo, dapat aware tayo, so may mga bag tayo na dala or may mga halaga yung gamit natin, dapat i-value din natin, mas lalo na kung talagang pinaghirapan natin to. Huwag tayo yung magiging walang alam or aanga-anga dyan sa kalye, or kung may kausap man tayo, dapat sinusuri natin maigi kung sino yung pagkatao niya. At yung snatching din, pangatlo yung snatching, ito madalas to sa mga matataon lugar or sa mga public places or sa nasasakyan ka man. So mag-ingat po tayo na baka tayo madukutan or maagawa ng ating mga mahalagang ari-arian o alahas man yan, or bag or cellphone. Mag-ingat po tayo na hindi po tayo maagawan, maging alerto po tayo. Pang-apat din na krimen na nangyayari sa atin in public ay yung sexual harassment sa mga kababaihan, kung hindi man kahit sa kababaihan, pero mostly sa kababaihan talaga nangyayari ang sexual harassment. Pero ngayon meron ng bastos law, bawal nang nambabastos ha, kahit yung sisipulan mo or titingnan mo na masama ang babae or itatouch mo ng hindi nararapat, mag-isip ka na, dahil pwede kang makulong or pwede kang mareklamo ng binastos mo, di ba? May low na ngayon yan. So yung mga nagiging biktima, magsumbong kayo sa otoridad kung mangyayari sa inyo yan. Huwag kayong papaapi, huwag kayong papatalo sa mga gantong gumagawa ng krimen. At ang mga most common street crimes, ito yung mga recap na natin, yung mga crimes against personal life na pwedeng mangyari rin. Ito yung mga murder or yung mga bodily na naka-injure sa ating body. Ito yung mga crime against personal life. Isa pang uri ng krimen, crime against sexual inviolability, yung molesting.
ito nga yung pambabastos or pamamolestya. So, pumapasok na rin dito yung rape. Diba? Kahit nasa kalye ka or nasa public place ka, meron pa rin nangyayari. Hindi natin inaasahan, may nangyayari pa rin rape. So, isa pang uri ng krimen, crime against property. Ito yung theft, robbery, pickpocketing, at saka yung fraud. Yung fraud, yung mga panloloko, yung mga nabubudol-budol. Diba? Nangyayari pa rin yan, kaya mag-iingat tayo. Yung crime against, isa pa yung crime against public security and public order. Yung hooliganism, vandalism, illegal possession of weapon and graffiti. At isa pang crime, yung crime against public health. Ito, yung drug trafficking, prostitution, ito isang uri rin ng krimen. So, maging alert din po tayo. Mag-isip-isip din tayo. So, ito yung mga street crimes na tinatawag, yung nabanggit ko nung una na to. Pero sa, meron din tayong tinatawag na white collar crimes. Ito yung medyo higher na krimina na nangyayari sa ating lipunan. Bibigyan ko lang ng konting recap. Ito yung mga, it refers to a non-violent crime carried out by a representative or a government's businesses, officers, and officials for the purpose of financial interest. Diba? It can cause economic damage to our society. Pwede itong planned and syndicated. So, ito yung medyo higher na crimes na. So, crimes yun na ginagawa na ng medyo nakakataas. Hindi lang ng mga maliliit na tao. Hindi lang ng mga nasa street. Kumbaga ito ay may sindikato na rin or planado or talagang nagawa nila for mass destruction na nakakasira sa ating nakakarami sa society, sa ating mga taxpayers, sa ating mga mamamayan ng isang syudad or bansa or community. Example nito yung mga fraud, corruption, industrial espionage, embezzlement, tax evasion, false bankruptcy, and money laundering. Diba? So yung president nga natin eh, galit sa money laundering. Dapat nga di tayo, diba? So, pag-isipan natin kung dapat bang ipasa ang bitay sa mga gumagawa ng mga high crimes or syndicated crimes. So ito lang pong ngayon sa ating video, nirecap ko lang for public information na dagdag kaalaman sa publiko. Alam na tayo, lagi tayo nasa kalye, hindi lang ikaw, ako, pamilya natin, lahat tayo, mapamayaman, mapamahirap, maging alerto tayo at maging mapagmatsyag, diba? Ito po muli, si White Mice say, ito po, subscribe, like, and follow sa aking channel. Thank you. God bless. Ingat.